At ngayon, magsasalita sila dahil eleksyon, sina Soto. E 5 taon ninyong suportado, mga katarantaduhang nangyari sa administrasyon. Kayo pa ang taga-depensa, kayo pa ang abogado. E hiwalay kayong sangay ng pamahalaan na dapat balansihin ninyo yung mga kamalian. Dapat kayo ang sumisita at bumabalanse. Kailan nyo lang ginagawa yan? At bakit nyo ginagawa yan ngayon? Na Quezon, ganito ganon. Meron ng patutsada lang naman. Yung malumanay sa kanila, di ba? Malumanay. Hindi makaano eh. Hindi maka, kuwan eh, kumbaga sa job eh, wala eh. Ha? Hindi makasuntok eh, mga kaibigan eh. Sino gumanap nun? Ang gumanap nun, mga nasa media, di ba? Eh pero marami na rin ang yumuko, di ba? Napayuko, mga kaibigan. Pero sila, sila yung nasa kapangyarihan, sila yung may mandato na unang dapat gumawa na habang maaga ay sinisita mo at ginagampanan ninyo ang inyong trabaho para maging boses ng sambayan ng Pilipino. Eh kung magyabang pa kayo, mga hinduropot kayo, eh binoto kami. Binoto nga kayo para kumatawan doon sa taong bayan. Ano ginawa nyo? Ha? Kaya dito wala na kayong makikitang iba pang kandidato. Isa lang ang tunay na kandidatong presidency, sa presidency dito. Si Vice President Robredo lang yun. Oras na siya ay magpasya na. Ayun ba kinakainipan nyo? Eh di ba ito si Digong nyo eh? Kailan ba nagpasyang kumandidato yan? Eh huli na nga sa pagpapile ng Certificate of Candidacy yan eh. Di ba? May nagpile pa eh, sa kanya eh. Para sa kanya eh. Umarti pa eh. Gumawa pa ng drama eh. Yung pala, malaki na ipinondo ng China. Di ba? Ang gumagawa na pala ng propaganda niyan, China. Oh, mga kaibigan. So, hindi nila ginampanan yun eh. Ngayon, lilitaw kayo. Kala mo kung sino kayong misaya na tagapagligtas ng bansang Pilipinas? Ito si Alvarez, oh. Si Pantalyon Alvarez. Oh. Ngayon mo lang na-realize yan. Eh, pagod na kami sa pagpuna. Pagod na kami na pangunahan ang boses ng mamamayan. Wala namang kayong ginawa. Hindi ba? Pinupuri nyo pa nga eh. Oh, kailan mo ginawa yan? Napatalsik ka sa pwesto. Nanahimik ka. Hindi ka na nila kakampi. Binaboy ka. So, may mas masakit pa baron? Eh, personal mo yan eh. Ha? Tinatakban ninyo ng kunya-kunyari ang malasakit sa mamamayan at sa bansa. Takip lang yon. Balat kayo lang yon. Pagpapanggap lang yon para ganchuhin ang tiwala ng publiko. Oh, mga kaibigan, bakit? Eh, napinsala doon eh. Personal mo lang eh. Oh, personal nyo yan. Kaya sabi ko sa inyo, bakit? Unang-una si Vice President Robredo, isang taong mahinahon. Yun ang kailangan nating ipalit. Kaya nga ayoko kay Bongbong eh. Mga kaibigan, eh, buwisit eh. Isipin mo yung hinduropot na yan. Nanalo na si Vice President Robredo, nagprotesta siya. Ilang beses na silang talo. Pinagpipilitan pa rin, panalo siya. Eh, nung pabuksan yung balote, lumaki pa, boto ni, ang lamang ni Vice President Robredo, ba't hindi ako mabubuisit? Kasi ginugulo na eh. Ginugulo lang ang bayan eh. Ang bansa natin eh. Paano tayong uunlad kung ganyan? Itong ibang kandidato, ipapalit mo? Anong gagawin? Di ba? Yun ang isang katangian ni Vice President Robredo. Ha? Wala siyang pakialam dyan. Hindi niya pinoproblema yung
higante, ha? Ipagsaksakan yung pagmumukha niya. Hindi naman eh. Ha? Yung sirain yung ibang tao para mapabuti siya. Hindi naman niya ginagawa yun eh. Ang gumagawa nun sila eh. Di ba? Nakinabang kayo pagkatapos ganyan ang sinasabi niyo ngayon. Bakit? Para kumbinsihin nila ang publiko na totoo yung sinasabi nila. Eh matagal na namin sinasabi yung sinasabi niyo eh. Ha? Apat na taon na namin ako sa programa ko. Apat na taon ko na lahat sinabi yan. Una pa ako sa inyo. Sapagkat huwag na kayo. Eh, isipin ninyo, sino ipapalit natin kay Duterte? Hindi na natin kailangan yan eh. Ang kailangan natin, di ba, palitan? Eh, di parang panahon ni Gloria. Oh, pipili ka dun sa magbibigay ng proteksyon sa kanya. At ipagpapatuloy yung mga ginawa niya. Siyempre, sino bang luko-luko dyan sa mga politiko na yan? Na ang tatagal na sa politika? Ito raw ang ano, babagoy. Sus Mar Joseph, ito raw ang gagawin. Hayop kayo, tagal nyo na sa pwesto. Ngayon nyo lang naisip yan. Ginagawang alternatibo yung sarili nila. Si Lacson, kunyari, ang daming troll. Buksan nyo social media, puro mukha niya eh. Mga paid advertisement yun ha. Nakapasok lahat sa social media. Makikita mo lahat mukha niya. Oh, mga kaibigan. Yan yung mga tao na yan ha. Tulad si Lacson, di ba? Ano yan, yung batas? Yung anti-terror bill, di ba? Si ba gumawa niyan? Di ba siya? Pinagyayabang niya pa, maganda raw yan. Eh maganda pala yan. Hindi anya yan. Marami na nagpo-protesta, di ba? Kasi marami nang ginagawa ng karasan. Talagang sinadya yun eh. Oh, mga kaibigan, pansip-sip nila yun eh. Di ba? At in at the same time, pwede nilang pakinabangan yun. Dito lahat, ano, tailored fit sa kanila eh. Kaya dapat itong mga to maging sastre. Ipagbawal natin dito na lang yung RTW. Ha? Ibumalik tayo dun sa dati, yung magpapatahi ka, maganda, di ba? Bakit? Eh dun sila magaling eh, nagtatahi eh. Tinatahi nila ang mga batas, ang lahat, para bagay sa kanila. Hindi naman para sa atin eh. Mga kaibigan eh. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Hindi ko pinalalagpas ang anumang pagkakamali. Hindi natin matitiis na kahit patinulungan mo ang isang administrasyon o namumuno sa administrasyon, eh hindi natin matitiis at maaatim na aabusuhin niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi dapat tayong lahat pumayag ng ganon. Kaya ito pinagpapauna ko na, maging presidente man si Vice President Lenny Robredo, hindi tayo titigil. Pag nakita nating may mali, eh sa palagi ko naman eh, magkamali man, siyempre tao yan. Alam nga namang si digong nyo yan. Ito lang ang mga taong ito ang walang pagkakamali. Ha? Yung demonyo nga, eh, ganyan ang ano eh, si Satanas, hanggang ngayon ayaw umamin yan eh. Di ba? Yan ang isang katangian ni Satanas, mga kaibigan. Kaya huwag nyong isipin na mga demonyo nagpupunta rito sa Pilipinas. Hindi na nagpupunta rito yan. Kaya dito sa Pilipinas, malaki natitipid ni Satanas sa personnel. Alam nyo kung bakit? Eh, ba't di siya makakatipid? Ha? Hindi na niya kailangan magpadala ng personnel dito. Dahil yung trabaho ng mga personnel niyang demonyo, eh ginagampanan na rito eh.
Oh, nasa gobyerno nga eh. Mga kaibigan eh. Tandaan ninyo, yan din ang magiging papel natin. Ah, punahin ang dapat punahin, lalo na yung mga kasama. Kasi mauulit ang panahon eh. Hindi naman natin maalis yan eh. Kailangan lang, yung presidente natin, determinado na i-correct ang mga pagkakamali. Diba doon nga tayo nagkamali ng paniwala dito kay Digong nyo? Kaya pinagsisisihan natin tayong mga bumoto, ako, kumampanya, mga kaibigan, pinagsisisihan ko. At ako humihingi ng paumanhin sa mga kapwa ko Pilipino na napahirapan itong administrasyong ito. Hindi naman natin layunin na gawin nila yan eh. Kaya naman natin sila ikinampanya dahil ang akala natin sila yung gagawa ng mabuti, ha? Mga kaibigan, hindi natin kasalanan yun dahil sila ang nakaupo eh. Hindi naman tayo eh. Kaya wala rin tayong karapatan na pumuri lang ng pumuri. Di ba? Ang dapat nating maging tungkulin bilang mga mamamayan at ng mga nasa media, sino man yung naupo. Yung gusto man natin o hindi man natin gusto. Una, tulungan natin sa umpisa. Bigyan mo ng 2 taon. Di ba? Tulungan natin sila. Panay nga ang mungkahi natin eh. Eh yung iba sa napapahanga natin minsan, eh dapat ho kunin kayong advisor eh. Dahil lahat ng ipinapayo natin gawin at ibinababala natin, nangyari. Mga kaibigan eh, na pagka ganitong ginawa ninyo, ito ang repercussion, ito ang consequence. Sinasabi natin dati, eh wala na, tapos na tayo dun sa yugto na yun, nasuportahan sila. Wala nang panahon. Hindi na nila kayang ituwid ang pagkakamali. Yung mga pagkakamali ng iba, dapat na ituwid nila sa mga unang taon nila. Hindi nila nagawa yun eh. Sumobra pa sila. Kung ano yung ginawa nung nakaraan, na mga nakaraang administrasyon na masama, abay, hindi lang nila ipinagpatuloy. Sabi nga ni Pacquiao eh corruption nun eh. 3 beses ngayon, 3 doble ngayon eh. Buti kung 3 doble lang. Ah, eh, dati, mga administrasyon nun eh. Ang usapan lang eh, di ba ang tawag dyan sa mga suhulan eh, under the table. Di ba? Eh sa panahon ngayon, hindi na applicable yung sa corruption ngayon, yung under the table. Kasi pati table kinukuha nila. Oh, ultimo nga partido, inakyat bahay eh. Di ba? Ano pa matatawag mo dyan? Ano pa hindi pwedeng nakawin, mga kaibigan? Di ba? Oh, eh, yan ang katotohanan. Ah, tayo, itong darating na eleksyon, lahat naman ng eleksyon may dayaan. Pero ito grabe. Grabe yung nakaraan, di ba? Mas grabe ito. Hello po sa mga listener po ni Sir First Lapid and Lapid Fire. Ito po si Roy Asinero, advertiser po ni Lapid Fire. Ako po ay yung Roy Japan Tour na nakikita nyo araw-araw. Ting magpoprograma si Kapersi. Ako po ay isang negosyante dito po sa Japan at maging sa Pilipinas. Nakilala ko po ang programa ni Kapersi not so long ago. Naipakilala lang po siya sa akin ng isang listener din ni Kapersi, ni si Salvador Olaguer. Sabi niya, Sir, ba't di mo subukan pakinggan ito si Kapersi? Kapersi, binabati ko po kayo. Dahil po sa natanggap niyong Silver Award or Flake sa YouTube. Napakahirap po niyan. Ako po isang YouTuber din, pero mahirap pong makuha yan. Kapersi, pagpatuloy niyo lang, kayo po ang aming boses. Kayo po ang nagsisilbing aming boses.
Okay po. Take care. At suporta lang po kami sa inyo. Okay? Apersi, we love you. Ricky Relosa, gusto ko lang batiin si ang idol natin na si Percy Lapid sa kanyang nakuwang YouTube Silver Award. Idol Percy, you deserve it. Lahat kami na sumusubaybay sa iyo ay naniniwala sa lahat ng mga sinasabi mo dahil lahat katotohanan. Lalo na kami dito sa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Nakakapanood kami sa iyong program at at least nagpapasalamat kami na nalalaman namin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya, Idol Percy, mabuhay ka at maraming salamat sa iyo at congrats. Palagi kami nakasubaybay sa iyo. Maraming salamat. Fireworks? It's Lapid on fire! Congratulations, Mr. Percy Lapid, on your silver play button from YouTube. You have done a very good job. We are so proud of you. Keep it up. More power to you and your radio show. I'll see you soon. Congratulations. Sa bayan ko ay isa ang nahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Mike Defensor! Kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko dito'y makikilala mo nagmamahal.